Good morning guys! Welcome again to our journey. So, ang pag-uusapan po na today is all about Netflix. So, kailangan natin alamin ano ba ang subscription niya, ano ba talaga si Netflix, at ano ang kinaganda ni Netflix. So, are you ready guys? Let's go! So, again, ang gagawin natin today is i-review lang natin yung Netflix. Unang-una, ano bang Netflix? So, Netflix, ito ay American-based company wherein they are compiling all the movies. So, according sa explanation nila or sa definition nila, it is a streaming service that allows our customers to watch a wide variety of award-winning TV shows, movies, documentaries, and more on thousands of internet-connected devices. So, yun yung Netflix. So, hindi siya kagaya ng cable na meron tayo dito sa Pilipinas. Kasi ang cable, meron siyang sariling oras. However, sa Netflix kasi, anytime you want to watch that movie or TV series, pwede mo siyang gawin. Ang cable, kailangan mong abangan kung anong oras talaga siya. Ang kinagandahan din sa Netflix is kapag TV series siya, meron siyang mga TV series dyan na hindi siya bi-weekly ang update. Pero right now, napansin ko marami ng bi-weekly ang update. Pero ang iba sa kanila, or karamihan sa kanila, ang update ng series nila is isahang series. So for example, this week, ang update nila is isang buong series number 4. So buong series 4, mapapanood mo na. Kaya minsan, napupuyat ka talaga kasi gusto na tapusin yung series na yon. Okay? So, dito sa Pilipinas, magkano ba ang isang Netflix? Tingnan natin kung magkano. Tatlong option na pwede mong isubscribe sa Netflix. Pero, just remind you everyone na ang Netflix ay meron siyang palibre ng isang buwan. So, saan siya pwede gamitin? Pwede siyang gamitin sa computer, sa laptop, sa phone mo, or pwede naman sa internet TV, kapag meron na ka-internet TV. Pero kung LED pa lang ang TV niyo, hindi niyo pa siya pwedeng gamitin unless meron kayo connection mula sa inyong computer, laptop, or phone going to your TV para mas malaki yung screen. Okay? So, tatlo yung pwede yung subscription sa kanya. Meron tayong mas natawag na basic, standard, and premium. Yung basic, 370 pesos lang siya. Pero wala siyang HD. Hindi ko alam ano yung sabihin ng HD na yon. Pero lahat sila, available nila, meron silang available talaga. Pwede mo siyang panoorin kahit anong type of computer na meron ka. Pero sa 370, isang tao lang o isang computer lang ang pwede mo siyang panooran. For example, ako, ito lang sa phone ko, ang pwede ko siyang panooran. So, yun yung 370. Ang next naman is yung standard package nila, which is 460 pesos. So, 460 pesos, dalawa siya pwede. So, ibig sabihin, dalawang computer man yan or dalawang phone na sabay-sabay pwede manood ng Netflix. And yung last nila is yung premium, which is 550 pesos. Apat na screen na pwede sabay-sabay na manood ka ng Netflix. So, ibig sabihin, kunwari ako, pwede ako nasa laptop ako, yung asawa ko nasa phone niya, yung kapatid ko nasa laptop niya, yung isa nasa phone. So, pwede siyang apat na sabay-sabay. So, ibig sabihin, pwede kayo magkaroon ng iba't ibang account. So, yun yung mga subscription dito sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung ano ibang subscription sa ibang bansa. So, again, dito sa Pilipinas, meron tayong free 1 month. Kapag after ng 1 month, automatic na siya i-deduct sa inyong credit card. So, again, sa Netflix, kailangan may credit card or debit card na naka-align. Kasi, marketing yan eh. Kasi minsan-minsan tayo mga Filipino, nakakaligtaan natin na nag-subscribe pala tayo ng free. Tapos nakalimutan na natin na i-unsubscribe siya. So, hindi na kayo tatawagan ng Netflix after ng 1 month. No. Automatic na siyang magbabawas agad sa inyo pag hindi kayo tumawag sa kanila to unsubscribe. So, yun lang din ang tandaan nyo. So, kung pagsasubscribe kayo ng free, always remember na maglagay kayo ng date kung hanggang kailan lang para malaman nyo kung kailan kayo tatawag kay Netflix para unsubscribe kayo. Kung ayaw na pagpatuloy. But mind you, once na may Netflix ka, I don't think magpapa-unsubscribe ka pa. Yan, so, maglalagay lang ako sa Netflix ko. And thank you so much pala sa kapatid ko na binigyan ako ng karapatan or isa ako dun sa may account sa kanyang Netflix. So, nakikigamit na po ng Netflix ng kapatid ko and I am very thankful kasi na-enjoy ko po siya. So, thank you so much po, Ying. I love ya.
So, ayan, lagi tayo sa Netflix natin. Mga bagong movies, medyo matagal siyang pumasok. Matagal nila i-download sa kanila. Kasi syempre, kailangan pa sa nila kausapin kung sino yung producer nila whatsoever. Pero, kapag pinapanood mo is original ng Netflix, wala kang kalaban doon. Sobrang ganda ng mga original sila. Mapa-TV series man yan, or should I say TV series? Hindi ako sa TV. O, mapa-series lang yan, huwag natin series lang. Mapa-series man yan o mapa-movies, if it is an original Netflix play, wala kang masasabi. Literal na may enjoy mo siya lahat. So ako, ang hindi ko pinapanood is more on sci-fi, fantasy, magical, apocalypse, yan, ganyan mga pinapanood ko. So papakita ko sa inyo yung mga listahan na napanood ko, and I really realized na hindi talaga ako mahilig sa movies. Mahilig ako talaga sa series. So yan. So sa series, or nakapanood ako ng 16 series. Yung iba dito, wala pang mga kasunod na series like Sense8, wala pang kasunod na yan. Designated Survivor, wala pa rin kasunod yan. 3%, wala pa rin. 100, kakatapos lang. So, nag-series number 4 ng 100. And tinapos ko na siya ng 2 days. Ang series siya, so search natin ng 100 ha. 100. There you go. So may nakalagay new episodes. Ibig sabihin, isang buong series talaga ang nilagay nila. So, season 4 na ako. Nakapag season 4 na ako dito. So may season 4 siya. Sa season 4, wait lang. Sa season 4, meron siyang episodes. 13 episodes yung season 4 ng 100. At tatapos ko lang siya in 2 days. Pero hindi naman 24 hours ako nanood noon. Pahinto-hinto. 2 or 3 days. Sobrang ganda niya talaga yung 100 na yan. But anyway, I am not here para i-review 100. Ang review natin right now ay si Netflix. So, again, ito nga yung mga napanood ko ng mga series tsaka movies. So, nasa sa inyo ngayon, I would like to check sa inyo kung ano ba gusto nyo i-review natin. So, mamili kayo dito. Sa movies ko, I have Bird Box, Serenity, Sing is a cartoon siya, tapos Circle and Bright. Tapos I have the series here, 16 series. So Sense8, Designated Survivor, 3%, 100, The Ascension, The Worst Witch. Worst Witch pambata siya, pero pwede rin ko pa rin siya kasi magical siya. Lost in Space, Beaten, Kingdom. Yung Kingdom na yan is all about zombie. So Korean siya, pero English, naka-ano na siya, naka-English siya eh, pero hindi siya inaano ng Korean scene, hindi siya naka-dub. Talaga nag-English lang, not so sure ah, pero pwede tignan. Tapos, Sex Education, Tidelands, Star Trek Discovery. Itong sa Star Trek Discovery, ito yung sinasabi ko sa inyo na weekly meron siyang update. Pati itong Black Lightning, weekly meron siyang update. Colony, Umbrella Academy, and Titans. So, yun pala yung mga napapunod kong mga series. Meron pa rin, please comment below kung ano yung mga gusto nyo i-review natin para sa susunod na video. But right now, if I am going to rate Netflix, siguro let's say 8 over 10. Bakit 8 lang? Kasi nga, again, kapag ang pinag-uusapan natin is movies na hindi original sa kanila, medyo matagal siyang mailagay. Like for example, A Quiet Place. A Quiet Place, hindi siya available dito. Hindi ko alam kung dahil sa lugar natin. Pero nakikita ko siya sa search. Sabi nila sa ibang Netflix, available siya. Or baka sa subscription ng kapatid ko, hindi siya pwede. So, yun, A Quiet Place, hindi ko siya ma-search. Venom, wala din siya. Ano pa ba? Basta matagal siya mag-ano. Pero kapag ang original mga original series, original movies ng Netflix ang pinag-uusapan natin, the best siya. Tapos yung mga, the best siya kasi, ikaw bahala eh kung anong oras mas panoorin. So, kaya 8 over 10 lang siya. So, again na yung review and explanation kung ano yung si Netflix. So, right now, maraming salamat sa pagpanonood ng video na ito. If hindi ka pa nakapag-subscribe, please do me a favor and I really appreciate that na makapag-subscribe ka sa channel ko para malaman mo kung ano po ba ang mga gagawin ko after nito. And also, let's see kung ano pa ba mga i-review ko sa mga series and movies na under kay Netflix. So, again, thank you so much for watching for my channel. This is Adrian. Welcome to Avarice Journey. Have a good day. Bye-bye.